Para kay Julie, mas masaya sana kung mas malaki ang pamilya. Ang tanong lang niya, sasapat ba ang pantustos nilang mag-asawa? Yan daw ang dahilan kaya pagkatapos magka-apat na anak, nagpa siya silang mag-family planning na. Kailangan yung mga babae talaga, marunong talaga na ano, yung sa birth control nga mag-manage ang sarili nila. Kasi para sa kanila rin yun. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 1.7 million ang bilang ng mga Pilipinong ipinanganak noong 2017 kumpara sa 1.79 million live births na naitala noong 2012. Ibig sabihin, 4,659 ang ipinanganak na bata kada araw o tatlo kada minuto. Mas marami rin ang ipinanganak na lalaki kaysa babae sa taong ito. Bumaba rin ang fertility rate average o ang bilang ng mga posibleng maging anak ng isang babaeng nasa reproductive age base naman sa datos ng National Demographic and Health Survey ng PSA. Ibig sabihin, mula sa dating tatlong anak na isinisilang ng bawat babae noong 2013, mas mababa na sa tatlo o 2.7 ang average na bilang ng nagiging anak ng isang babae noong 2017. Mas mataas din ang porsyento ng mga nanay na nanganak na hindi kasal. Ayon sa Commission on Population and Development o PopCom, nangungunang dahilan ng pababang fertility at live birth rate ang pagtaas ng kaalaman tungkol sa modern at traditional family planning methods. Simula ng maipatupad ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law, may kinalaman din daw ang educational attainment at mataas na employment rate ng mga kababaihan. We have seen an increase in use of family planning, modern family planning in particular by women. It's gone up to 40%. They want to spend more time for their career. Ang target ng pamahalaan, mas mapababa pa ang fertility rate gaya ng ibang mauunlad na bansa. Indikasyon daw kasi ito ng mas matatag na populasyon at ekonomiya. The Philippine Development Plan aims to achieve a fertility rate of 2.1 by 2022. Because we have a more stable economy, your household economy is better, makakapag-save yung pamilya. And that saving is invested more in whatever enterprise, etc. That becomes a second bonus for the country. Posible raw itong maabot kung mas pag-iibayuhin lang ng pamahalaan ang kampanya para isulong ang reproductive health sa mas maraming Pilipino. Rida Reyes, GMA News.